Gilas Pilipinas naghahanda na sa kanilang tune-up game kontra Lithuania at kay Sotto, malaki ang pag-asang makapasok sa NBA. Ngunit bago yan ay huwag mo munang kakalimutang mag-like. Pindutin mo na rin ang subscribe button at ang notification bell para updated ka sa lahat ng aking ina-upload. Matapos nga ang sunod na panalo ng Gilas Pilipinas sa mga batang Ukraine under 20. Mukhang nagpapawis nga lang ang Gilas Pilipinas sa mga batang Ukraine under 20 dahil magsisimula pa lang ang totoong tune-up game. Dahil mamaya nga ay posibleng makaharap ng Gilas Pilipinas ang mas matangkad, mas mabibilis na mga Lithuanian under 21 o kaya naman yung ball club ng Lithuanian. Kaya naman abangan natin mamaya kung sino nga bang makakaharap ng Gilas Pilipinas. Kaya naman itong Gilas Pilipinas ay talaga namang todo ensayo na upang hindi na sila magkamali o magkaroon ng error dahil ayan nga ang nangyari sa kanila nung nakaharap nila yung Estonia at gayon na rin yung Finland. Ayan nga yung napunan ni Coach Chot Reyes yung opensa at depensa ng Gilas Pilipinas. Nasabihan pa nga sila ng player ng Finland na larong kanto raw yung Gilas Pilipinas. Kaya naman kailangan nilang i-improve yan mamaya sa laban nila sa ball club ng Lithuanian o kaya naman sa Lithuanian under 21. Kaya abangan natin ang magiging performance ng Gilas Pilipinas mamaya sa kanilang tune-up game. Ang good news nga ay nandito na sa Lithuania itong si Angelo Kwame matapos umattend ng graduation niya sa Ateneo. Mamaya na nga malalaman kung meron na nga bang matibay na team chemistry ang Gilas Pilipinas at kung kakayanin ba nila ang Lithuania under 21 o kaya naman ang mga ball club ng Lithuania. Sa ibang balita naman, malaki nga ang pag-asa ni Kai Sotto na mapasama sa lineup ng Orlando Magic sa formal contract sa NBA dahil maganda nga ang ipinapakita ngayon ni Kai Sotto dito sa Orlando Magic. Nandito nga sila sa Avent Health Training Center ng Orlando Magic at makikita natin na talaga namang seryoso si Kai Sotto na magpakitang gilas sa Orlando Magic at magkakaroon pa nga sila ng mga laban dyan sa NBA Summer League. Kaya naman kailangan talagang magpakitang gilas ni Kai Sotto. Ngunit ang Orlando Magic naman ay mukhangang minamarket na itong si Kai Sotto dahil panay post sa kanilang social media itong si Kai Sotto at sinabihan pa ngang two-way player daw itong si Kai Sotto. Kaya naman dyan pa lang ay talaga namang mukhang malaki na ang pag-asa ni Kai Sotto na makapasok sa NBA. At eto nga yung post ng Orlando Magic, pinost nga nila si Kai Sotto tapos sinabihan pa na future two-way player daw ng Orlando Magic. Tapos yung mga sports analyst sa ibang bansa, kinukumpara nga itong si Kai Sotto sa number 1 overall pick ng NBA sa San Antonio Spurs na si Victor Wembanyama dahil halos magkaparehong magkapareho daw ang laki, ang lapad at ang haba ni Kai Sotto at ni Victor Wembanyama. At sa report nga ni Dean Quinito Henson, hindi lang pala Orlando Magic ang nakaka-interest kay Kai Sotto dahil interesado rin pala ang Golden State, Dallas Maverick, LA Lakers, Houston Rocket, ngunit mas pinili daw ng kampo ni Kai Sotto ang Orlando Magic. At eto nga yung mga schedule ng laro ni Kai Sotto sa NBA Summer League. Una nga nilang makakaharap ang Detroit Pistons sa July 8, tapos sa July 10 Indiana Pacers, July 12 New York Knicks at July 13 Portland Trail Blazers.